Hi guys, so day 58 na ng 4-year vlog ko. So sa mga hindi nakakaalam, ginagawa ko to para ma-monitor ko yung productivity ng day ko tsaka para may gawin akong consistent since may problema ako sa consistency. So naging productive ko yung day ko ngayon, work-wise okay lang. Pero may napanood akong video, video ni Mike Ovens, O-V-E-N-S. Try nyo i-check yung YouTube niya, ang ganda ng mga content niya, ang daming value. Sabi niya, yung productivity hindi naman yan sa dami ng task ginagawa mo daily, pero kung yung mga task na ginagawa mo, may growth ka ba dun, tsaka kung napapalapit ka ba sa mga goals mo. So yun, so kung dun ko i-base sa principle niya, so hindi ako productive, kasi productive ako sa work, busy ako, hindi ako productive, so ganun yung hulog. So i-assess ko muna yung mga teachings niya, kasi ganda. So since nandito naman tayo sa productivity ko lang sa pagiging busy, so naging busy ba ako today? Sobra, kasi actually nagka-problema kami sa work dun kay work B, baka matanggal ako dun. Kasi yung may problema kasi yung dalawang magkapatid, hindi sila nagkakaintindihan, so nagka-problema kami sa pricing. So yung nangyari kasi, yung isang store nila, naglagay ako ng bagong price, tinanong ko sa isang kapatid kung ano yung pricing ko, sabi ko, isunod ko lang ba yung sa previous, sabi niya isunod ko lang daw. Kaso yung sa previous, nasa 20% discount yung ano nila basis. Kaso nung ni-release yung store, 60% discount yung in-offer, so lahat ng prices, lugi. So in-update ko, ginawa ko $80 to $100 yung price base, tulad ng sabi nila, kasi sabi nila palitan daw. Ngayon nung ginawa ko $80 to $100 yung price, nag-message sa akin yung isang kapatid na pwede daw gawin ko 10x, ibig sabihin 10 times yung price, kayahin daw dun sa isang store. Sabi ko, sure ka? Sabi niya, oo, okay. O, sabi ko, okay, sige. Ngayon, nakita nung isang kapatid na galit, kasi bakit daw ganun yung prices? Kasi hindi na nabebenta. Dapat dun palang sinabi ko na sa kanya na hindi pwede yun. May kasalanan din ako. I mean, syempre, instructions niya sinunod ko lang, pero dapat inisip ko na hindi tama yung ganun. Kasi alam ko naman talaga, sobrang wala naman maniniwala sa $300 na ano, na damit lang, na simple lang yung quality. Hindi naman branded. So ayun, tumawag sila, conference call kami, lima. Sinigawan na ako ng boss ko, isa nung si Angelo. Tapos, ayun, hindi ko alam, baka matanggal ako dahil sa nangyari nun. Update ko na lang kayo. Grabe no. Daming drama pati sa trabaho. After doon, natulog ako kasi mainit tinulog ko eh, nainis din ako. So natulog ako at pagkagising ko, nag-work na lang muna ako doon kay work A. Medyo madami-dami naman nagawa ko, pero 5 hours lang yung na-record ko doon. So ano pa, yun lang naman nata. So matutulog na ako ngayon, 6:30 na. So mamaya gising maaga sana. Baka may bad news mamaya, baka natanggal na ako. Tingnan na lang natin. Dami ko pa naman computation sa sahod ko na, kasi kung makaka 60 hours ako dun sa work A ko, tapos sa work B ko ngayon makaka 60 hours ako, nasa 30k na sana sahod ko per 15 days. So 60 a month na sana tayo. Kaso kung nawala po, balik na lang tayo sa 15 or sa 20 per 80 per 15 days, ganun. Per 15 ba per 15 days. Pero okay lang kasi grabe ang toxic din kasi mong ganun parati. So yun lang guys, wala akong nabasa na book kasi hindi pa dumadating yung book na pinabili nila. Bala ko basahin to in the meantime kung wala pa rin mamaya. Pero kung dumating mamaya, start na ako agad magbasa nun. So yun lang, medyo stress talaga sa work kasi ako yung pinaginitan nila lahat. Hindi ko alam bakit. Yun lang, ako pa naman yung pinakamasipag kasi ako yung pinamataas na productivity, ako nag-response sa boss, lahat ng task ginagawa ko kagad pag may sinabi. Tinatry ko mag-go the extra mile kaso naman ko lang. So yun lang guys, so stay safe and stay productive. Bye for now.